guys! Ayan, good morning! Welcome to my vlog! Ayan, papakita ko lang sa inyo yung tanim naming bawang dito sa Japan, guys. Ayan, medyo mahaba-haba na yung kanyang tubo at kailangan namin tabunan ng lupa. Unang pagtatabon po ng lupa, guys. Bari, ito po yung kunla namin na unang naitanim, guys. Ayan. Maganda po yung kanyang pagtubo. Ayan. Ito yung sarili namin punla. Ito naman po, mula po dito sa, ayan, ito yung mga binili namin. Ayan. Magkaiba po yung tubo. Mas maganda po at mas mabilis tumubo yung sarili namin punla kaysa yung binili namin punla. Ayan. Gawa nung yung binabiling punla is masyado po siyang dry. Yun po ang pagkakaiba talaga nila. Ayan. Kaya matagal po siyang tumubo. Unlike po yung sa aming punla, medyo may pagka-press pa sa buntot niya, kaya ay sa puwit niya, kaya mas madali po siyang tumubo. Tingnan niyo, guys, ang gaganda. At mas mauna po itong maha-harvest. Ayan po, guys. Tatabunan po namin ng lupa. Unang tabon pa lang po. Bali, dalawang beses namin po siyang tatabunan para maganda po at malalaki yung laman ng bawang. Ayan po, guys. Ang style ng pagtatanim ng bawang dito sa Japan. At ayan po, guys, bago namin po siya tatabunan ng lupa, kailangan po muna namin siyang lagyan ng pataba. Ayan po, guys. Para maganda po yung paglaki ng bawang. At sa susunod po ulit na lalagyan po ulit namin ng lupa, lalagyan rin ulit namin po siya ng pataba. Ayan, guys. Bali, ganito pong klase yung patabang nilalagay namin, guys. Ayan. Tsubo siya, tsubo. At ayan nga po, guys, bali sa pagitan ng mga plot ng bawang, ako po yung taga-cultivate gamit yung machine. Para po yung lupa na dadaanan na isasabog sa mga bawang na pantabon ay malambot po siya gamit din ng machine. Bali yung biyanan ko po ang gagawa doon kasi mas mabigat po yung hawak niyang machine kaysa dito sa ginagamit ko po, guys, na pang-cultivate. Bilang farmers, hindi po madali, pero wala pong kailangan gawin kundi magsyaga para ang ating mga aanihin ay maganda. Ayan. At ayan na nga po, guys, nag-umpisa na si tatay maglagay ng lupa dyan sa mga bawangan. At syempre, inuna niya po sa gilid kasi sa kabila lang po muna kapag sa gilid. And then, kapag nasa gitna na po siya, yun, dalawa na po, side by side na po yung maghahagis ng lupa. Ayan, gaya po niyan, guys. Oo, diba? Oo. Yan po ang ginagawa namin tuwing nagtatanim po kami ng bawang dito sa Japan. Napakabusisi po, guys, pero okay naman po yung anihan. Maganda naman po yung anihan basta maalagahan mo na siya ng mabuti at basta po maganda po yung proseso na ginagawa namin. Yan. Minsan palyado rin, pero kahit papano kumikita pa rin. Ganyan lang po talaga ang buhay ng mga farmers. Kung wala kang tiyaga, wala din talaga ang kita mo niyan. Kung hahayaan mo na lang siya, antayin mo lang siya hanggang anihan, hindi. Kailangan po talaga inaalagaan. Ayan po, guys, yung harap ng pagtatabon ng lupa. Ayan. Mas maganda ang view kapag dito kukunan. Ayan, guys. At ayan na nga po, guys, tapos na namin pong natabunan ng lupa. At ito naman po, guys, ang panghuling proseso namin. Ayan, tinatanggal po namin dyan yung mga maliliit o nabilog-bilog na lupa. Ayan, guys, para malinis po siyang tingnan. At natatanggal na rin po dyan yung mga natutuyong damo. Na syempre, sa pag-cultivate, may mga liliit na damo, natatanggal na rin po dyan. At nailalabas na rin po yung mga ibang dahon na natabunan na o nadagaanan ng lupa po, guys. Ayan. Para maganda rin po pa rin ang pag-akyat niya o paglago ng dahon ng, o puno ng bawang, guys. Ayan. At ayan po, guys, ang proseso ng pagtatanim ng bawang dito sa Japan. Ayan, sa susunod po na tatabunan po ulit namin ng lupa, same proseso rin po, guys. Bali, ang may dadagdag po lang po, guys, ay yung pagbubudbud namin ng pamatay damo po siya, guys, bago namin po siya takpan ng plastic at ilabas yung mga dahon isa-isa. Ayan po.
ang proseso ng pagtatanim ng bawang dito sa Japan. Ayan. Thank you for watching, guys! Don't forget to subscribe, like, and share. Bye!